Okay, welcome to Digital Tutorial of OCDA. Tuturo ko po sa inyo ngayon ay ang ZBrush. So, basic interface muna tayo. So, mag-open tayo ng blanco. So, ito yung canvas natin. Itong may black gradient na nakikita nyo dito. Diyan tayo gumagawa. O yung diyan natin nilalagay yung geometry natin. Dito sa area na yan, yung may pinakamalaking space na nakita natin. So, tingnan natin yung top, yung mga menu natin dyan. May mga iba-ibang settings dyan sa menu. So, sa paligid, meron din tayong mga buttons. Tapos, dito sa pangalawang area, ito yung pinaka-importante natin. So, dyan tayo gumagawa. Kulay. So, may intensity dyan kung gaano kalakas. Tapos, meron din tayong C at saka C sub, yung pagdagdag at bawas. Pull tsaka push. Tapos, ito naman yung area natin sa brush. So, may focal shift tsaka draw size tayo dyan. So, baguhin natin, check natin kung paano. So, ayan, makita nyo, lumaki yung brush size. Tsaka yung fall off, yung nasa gitna. Naman sa kanan natin, meron tayo dito mga buttons, meron dito. Pwede natin i-frame yung object natin, tapos pwede natin turn on yung width para mas makakatulong na mas makita natin yung object. Tapos dito naman sa kaliwa, dito yung mga brush natin. So, kung anong brush ang gusto natin gamitin, pwede natin palitan yan. Tapos dito naman sa baba, meron tayong stroke. Tapos yung alpha, yung tips ng brush natin. Tapos, pwede rin tayo mag-import ng mga texture. Tapos yung materials, tapos yung kulay na gagamitin natin. So, babasin dito yan. Sa taas yung pag-change ng intensity natin yan. Kung gaano kalakas o kahina. Pansin nyo, may maliit na arrow dito. So, buksan natin siya. So, yan. Yan yung lock natin. So, pwede siyang open, close. So, itong material na ito, ito yung isa sa mga palette natin. So, pwede rin natin itong tanggalin. Yan. So, tinanggal natin. May area tayo na pwedeng paglagyan ng mga palette. So, ito yung dock. Pero din dito sa kanan. Dito naman yung tool palette natin. Importante din itong tool palette nito. Dito nakalagay dito sa kanan. So, close muna natin. So, itong dock natin, move na dito sa taas. Dito sa mga menu natin. So, pag-click natin itong materials, tapos click mo lang itong button na maliit. Ito yung bilog. So, ayan. Dadagdag na kagad yan sa dock natin. So, pag-click mo ulit itong materials, mawala ulit yan. So, dinadagdag niya sa dock. So, pwede tayong magdagdag ng marami dito. So, click mo lang. So, meron na kagad. Mapapansin natin na very customizable yung ZBrush natin. So, close muna natin. So, para clear. Para mas madali sa simula. So, itong tools dito. Same lang dito sa menu natin. Dito, nasa taas. Yan. So, itong area na itong tools. So, dito tayo nag-i-import, nagsisave. So, pwede natin dalhin dito yung object na ginawa natin. Just open natin ulit. So, yun. Yung may malaking S na icon dito. So, click natin siya. So, may mga 3D meshes dito. Ito yung mga geometry natin. So, kadagdagan yan, meron din tayong 3D brushes. So, yung very flexible itong ZBrush. Hindi lang sa 3D. So, yung 2D magagamit natin sa illustration.